mga katangian na pinoposes, di ba? We have our own characteristics. And with that, we are being recognized with our characteristics. Same as true with research or researchers. If you have these characteristics, kapag meron ka nitong katangian na to, ikaw ay isang researcher. Now, eh teacher, paano pag wala sa akin yan? Kayo mag-alala. Along the way, habang nag-research kayo, or the more that you do your research, kasi hindi naman ito nawawala eh, hanggang college may research kayo, you tend to develop all these characteristics. Okay, kaya you are very lucky because as early as now, you are given this kind of electives para ma-develop sa inyo yung mga ganitong characteristics na magiging malaking tulong sa inyo, hindi lang sa paggawa ng research, kundi sa inyo bilang isang tao, bilang isang estudyante, bilang isang professional later. Kami, aminado kami, minsan hindi namin taglay yung ibang mga characteristics na ito. How I wish that I could develop this too over time. Sana may mga characteristics dito na ma-develop ko din. Kasi meron akong isang characteristics sa research na hindi ko pa masyado na-develop sa akin. So, sabay-sabay tayong i-develop. So, ready na ba kayo malaman itong characteristics of successful researcher? Okay. You can take notes, however, I will upload also the lecture later on. Pero kung gusto nyo mag-take note ng mga, siguro may mababanggit ako na hindi ko may upload, mas maganda na nagsusulat din kayo. Okay, by the way, I'm using my camera as a presenter, so hindi na akong share screen. So, dito tayo sa characteristics of a successful researcher. So, sabi dyan, to attain successful investigation or a research, the researcher, which is you, must possess the following characteristics. I am not expecting you to have this right away, but I want you to expect it to be developed within you. Because research is a skill, it's a talent. Okay, na kailangan taglayin ng isang tao. Kapag meron ka nito, kapag meron ka ng talent nito, parang sa pagkanta, di ba? Hindi naman agad-agad magaling ka na kumanta. Di ba? Kaya ka yung iba, nagtitrain. Ganon din dito. Okay? First na katangian or first na characteristics ng isang researcher ay ang pagiging curious. Okay? Ikaw ay curious sa lahat ng mga nangyayari sa paligid mo. That is why I advise you also to be updated of the current events na nangyayari sa ating kapaligiran. Okay, paano natin malalaman? Pwede kayong mag-follow ng mga different agencies sa Facebook or Instagram or even Twitter. I-follow nyo sila, yung mga DepEd, ano pa ba? IATF, the different accounts of senators, congressmen and the likes, and you know, DNR, NASA, yung mga yun, yung mga pages na makakakuha kayo ng information. Because those pages, those articles na pinopost nila, you can infer ano ba yung current na problema ng bansa, current na problema ng mga tao. And even in your level, you have to be or you should be curious every time. Ba't kaya nangyayari ito? Diba, sa basketball, ano kayang formula para ma-shoot ko ng maayos yung basketball? Diba? Curious. Kino-compute yun. Okay? There is a physics application in terms of your sports endeavors. Pwede. You can create a study for that. Kaya lagi kayong curious. Mga scientists na kilala nyo, Thomas Edison, Albert Einstein, Isaac Newton, di ba curious sila si Isaac Newton who discovered gravity? Nagtataka siya bakit yung apple bumabagsak sa lupa. And he studied about it and he found out, oh, there is a magnetic force sa lupa and they call that gravity. And you should be curious. You should be you should know how to determine and investigate the intricacy or details of things. Lagi kayong nagtatanong. Okay? Next, a researcher is efficient. Pag sinabi natin efficient, ito minsan wala sa akin. Efficiency is manifested in the proper use of time. Minsan nakakalimut ako sa time. So,
sometimes I'm not efficient, but over time, if you get to practice doing researches, you will practice this efficiency. Nagiging efficient kayo. Yung nade-develop yun sa inyo yung pagiging efficient into proper use of time, effort, and resources for unintended purpose. Bakit? Eh, kasi sa research, mga anak, gumagamit tayo ng kung ano-anong resources. Ngayon, kung ano lang yung meron tayo, yun lang yung kagamitin natin or yun yung gagawin natin ng paraan para mas maging kapakipakinabak siya. Halimbawa, dito sa school, wala naman tayong masyadong maraming researches na natapos ng mga previous batch kasi parang recently lang naman nagkaroon ng mga manuscript na talagang matitino. Okay? Not like in other universities and state universities or schools, marami na silang nailimbag na researches. So, ano lang yung magiging source nyo? Yun lang. Pero, ang isang taong efficient, kasha yun or enough yun para sa kanya. Hindi yun nagkukulang. Okay? Kasi yung purpose lang naman ng mga study na yun is as a resource para sa inyo, di ba? Next, a researcher is logical. Okay? Researchers do not venture on any method to attain their goals. Kayo ba ganun ba? Na kung ano lang yung maisip nyo or mapanood nyo sa YouTube, ginagawa nyo agad? Ganun? Ganun ba kayo? Hello, great dad. Oh, may nagsabi ng no, may nagsabi ng yes. Oh, yung nagsabi ng yes, oh, baguhin natin yun. Dapat maging logical tayo. Tignan muna natin kung tama ba yung step na sinusunod natin. Limbawa, ang dami nagkalat yung primitive technology sa YouTube. Papanood nyo ba yun? Or yung mga DIY? Hindi natin alam kung tama ba yung process na yon o baka kinatkat lang naman yung process tapos pagkatapos ng video umilaw na yung bumbilya, di ba? Ang researcher, hindi siya basta-basta nanggagaya or nagfa-follow ng kung ano-anong method. Pag sinabing logical, ito ay tinitignan niya munang mabuti. Pinag-aaralan niya. Kaya nga, ang isang researcher, sa Ilocano, ang term nila, nalaing agsukimat. Magaling siyang humanap or magtanong. Okay? Ng mga resources na pwede niyang gamitin. Hindi lang basta, ay ito na yon, ito na yon. Ito kasi yung nabasa ko, hindi. Kailangan tignan nyo kung mabuti, basahin nyo mabuti, alamin nyo kung tama ba yung mga nandito. Para makakreate kayo ng magandang procedure. Kaya sabi dyan, they usually follow procedures identified to the scientific method. Di ba pag scientific method, may problem ka muna. Okay? Ano yung background ng problem mo? Ano yung hypothesis mo? Ano yung susundin mong, ano yung mga kailangan mong materials? Paano yung procedure yung gagawin mo experimentation? That is being logical. Okay? I want you to remember that research is a body of knowledge. It's not just a subject, actually. In finding out answers to their questions. O ngayon, tanongin yung sarili nyo. Kailan ba ako naging logical? In what way kaya ako naging logical? O minsan ba sa buhay ko ngayon, naging logical ako? Na hindi ako basta-basta nanggagaya ng step-by-step process ng kung sino lang. Okay? Sa research, kailangan nyo maghanap ng mga valid sources. Okay? Hindi lang basta-basta source na hanap natin ng maayos. Next, effective. So, when we say effective, being effective means doing the right things. Okay? If you're not doing the right thing, you're not being effective. So, halimbawa, you are a player. You're a basketball player. Sino yung mga basketball player dito? Sino yung mga naglalaro ng basketball player? Pwede bang pakishoot yung bola? Hindi, joke lang. Sino yung mga naglalaro dito ng basketball? Volleyball? Hello? Pretend. O, halimbawa, gamitin natin halimbawa yon paglalaro ng basketball. Eh, hindi nyo ginagawa yung tama. Nagtitrain nga kayo. Sinasabihan kayo ng coach nyo. O, ito yung dapat nyo gawin. Kaso hindi nyo ginagawa. Nagiging effective player kaya kayo kapag ka ganun?
No, di ba? Kasi you're not following eh. Ganun din sa research. No? Effective is doing the right things. Ano ba yun? You have to follow the procedure set. You have to be honest. You have to be objective. Later on, we'll discuss about that. So, researchers must know how to foresee errors. Habang ginagawa mo pa lang siya, or during the investigation, dapat tactic ka na or alisto ka na. Ah, teka lang, parang papunta na ako sa error. Ah, tingnan nga natin kung tama yung procedure. Tingnan nga natin kung tama yung resources. Panoorin nga natin ulit bakit, halimbawa sa baking, may naksat mat-aja yung cake run. O tignan mo ulit, baka nagkamali ka ng temperature. Ba't ang tigas ng puto? Baka nasobrahan mo ng harina. Okay? O tignan mo yung flow. Okay? Kasi kung hindi mo magagawa ng tama, hindi ka magiging effective. Hindi rin magiging tama yung product mo. Okay? Or yung research mo. In turn, kapag kahinayaan mo ganun, nagmumultiply ka ng error. Okay? Nagproproduce ka ng kamalian na hindi naman talaga dapat nangyayari. So that they can be addressed immediately for errors, if not totally avoided. Proper procedures should be developed to minimize the effects of errors. Kaya meron tayong sinusunod. Kaya kayong una kong diniscuss sa inyo, ano ba ang scientific method? Ano ba ang research procedure? Okay? Yun yung kailangan nating sundin. Which is, kailangan nating i-identify muna bago kayo gumawa ng research. Diba? Kasi pag yun hindi natin sinunod, hindi tayo magiging effective. Yung research, hindi siya magiging effective. Hindi natin masasagot kung ano pa talaga yung gusto nating saguting problema. Kung ano yung gusto nating solusyon ng problema. So, a researcher is effective. You should always do the right thing. Parang dito sa school, alam mo, bawal magkalat. At kakalat ka pa rin. Hindi ka effective kasi ng student. Student leader ka, pero ikaw yung nangunguna ng kabulastugan, kalokohan. Hindi ka effective leader. Ganon din dito. Means doing the right thing. Next. O, sana nakakapag-reflect tayo sa ating sarili. Next, we have active. A researcher is active. One of the characteristics of a researcher is active. Researchers always respond to the challenges of the modern world. Okay? Sabihin, pag sinabing active, di ba sa status, pag naka-active ka, ibig sabihin, present ka. Okay? Being present means you know what is happening. Hindi maritas ha, iba yun. Being present means you know what is happening. That's why I encourage you to follow agencies, follow their Facebook pages, Instagram posts, or Twitter posts to be updated in what is happening around us. Ano ba ang current issue? Ano ba ang problema? May problema ba sa agriculture? You're active. And being active also is knowing how to communicate. Okay? Your problems, knowing how to communicate your evidences, your findings with others. Kasi later on, siguro sana, okay, maabot niyo yung time na yon during your college na mag-share kayo ng ideas with other researchers or you'll get the opportunity to present your study. Ayan. Then, sabi dyan, no? They get involved in all research opportunities available for them. Okay? Kapag may mga platforms kasi or may mga contest para sa research. Oo, hindi lang singing, dancing ang may contest. Hindi lang Mobile Legend ang may contest. May contest din ang research. Okay? Doon, nagsasama-sama yung mga estudyanteng kagaya nyo or mga teachers na kagaya namin or mga doctors and they share their findings. They present their findings to everyone. And in turn, nangyari sa amin to, collaborate with others in research activities. When I presented my study in Sabella State University for university meet ng research, we tried to collaborate with ISU San Mateo campus, okay, with the research activity. Although, theirs is technological, yung sa amin kasi ay social. So, tinignan namin yung probability kung pwede bang mag-merge. Okay? Sa research, may mga ganong pagkakataon. At hindi lang yun. Sa within you guys,
you know, you can collaborate with your group. And that means if you know how to collaborate or communicate your difficulties with your classmates or your aims and goals with your classmates, with your groupmates, you are being active to that. Okay? Next. Ah, bumalik tayo sa effective. Bakit? Yan, practical. Pagiging puripot. Yun yung Tagalog term ng practical. Practical is, in the event where resources are limited, wrong spelling, researchers must be able to find ways to make use of the given resources. Don't worry, ang sa inyo naman ay action research. No, puro kayo survey. Sa iba kasi, dati, ginagawa natin, nagpe-print sila ng mga survey form. Nakasagot na ba kayo dati ng survey form nung mga atit kuya nyo? May mga pinapasagot sila. O yun, dati piniprint yun. Okay? Eh, medyo magastos. Ngayon, with the advent of technology, we can make use of Google Forms to collect answers. However, of course, subjective yung magiging. Minsan naging subjective siya kasi yung iba, ayaw nilang sumagot, wala daw silang signal, ganyan. So, ngayong face-to-face, babalik tayo sa dati, which is yung ipiprint nyo siya. So, be practical. Kung marami kayong scratch paper, yun na lang gamitin nyo. Diba? You find ways to make use of the given resources and locally available materials to compensate for the things needed, compromising the quality. Needed, not compromising the quality of the research out. And others, in terms of investigation, minsan, tag ito, instead na bumili sila ng bago, they make use of what is existing. Ano na yung meron sa kanilang bahay. Halimbawa, nung pandemic, dito kami nag-struggle sa SIP. Wala naman silang laboratory apparatus sa bahay. Hindi sila makakapag-measure, wala naman silang triple beam balance, double beam balance. Sure, pwede ba kami pumunta dyan sa school at that time, sobrang higpit. So, ang sabi ko sa kanila, wait lang, tignan natin anong unit ng measurement ang pwede ninyong magamit na nandyan sa bahay niyo. Ano bang meron dyan? Sir, meron kaming pang-weight ng gram, yung maliit na kilohan. Oh, pwede na yun, yun na lang gamitin nyo. So, gumamit sila ng ganun, tapos papel in exchange to the flat surface of the apparatus na nandito sa school. Hindi naman nila pwedeng gamitin, hindi nila pwedeng iuwi kasi dadalawa lang ata yun. So, you know, you have to be practical. Make, may tawag dun eh, make the most of it. So, make the most of it. Kung ano yung meron kayo, gamitin nyo yan. Ngayon, yung mga baunan nyo, di ba? May mga ML na yan. Pwede nyo nang gamitin yan. Yan yung mga baunan natin. So, this can serve also as a means of measurement. You can use that instead of using beaker, for example, or graduated cylinder. Paano graduate ang cylinder? Pwede nyo gamitin yung mga yun. Okay? Kung talagang wala. Pero kung may available materials naman, yun ang gamitin nyo. But kung wala, you know, look for something locally available without compensating the process of your experiments or surveys. Pero sa inyo, wala naman tayong experiments, puro survey lang. So, kung gusto nyo maging practical, eh, instead na bumili kayo ng isang rim ng bond paper na bago, baka pwede naman kayong gumamit ng scratch. Okay? Na okay naman yung likod, pwede pa namang printan. Katulad nito. Ayan, nag-print ako ng handout ko. Humihingi ako ng scratch paper sa preschool. Ito na lang yung ginagamit ko kaysa naman bumili ako ng isang rim. Isosolid din naman. Pwede ko naman i-upload yung lecture ko online para kayo na bahala mag-print or kayo na bahala kumopya sa notebook nyo, diba? So in that way, si Teacher Shivi nagiging practical. What about you? Kailan kayo nagiging practical? O ask yourself, kailan kayo naging practical? Kailan ko kayo pinagkasya yung baon ko sa isang linggo? Diba? Kung ang binigay sa yung baon, 250 lang sa isang linggo, diba, ini-stretch mo yung baon mo. That's being practical. Na hindi nako-compromise yung sarili mo.
kesa mag-tricycle ka. So, ang ginagawa, maglalakad ka na lang kasi malapit lang naman. That's being practical. In the end, nakauwi ka pa rin naman, di ba? A researcher is inventive. Yan. Oh, ma-invention ba kayo? Ewan ko kung napanood nyo yung isang Bollywood movie. So, gusto ko yun eh. Ang title niya, Hitchkey. Or Hiccup. Ang teacher nila ay merong Tourette syndrome. Okay, so ang nangyari, hindi siya masyadong hinahire. Kahit saan siya pumunta, hindi siya hinahire, hindi siya kinukuha. Kasi nga, meron siyang silok, meron siyang Tourette syndrome. Bigla-bigla siyang sumisigaw, ganyan. Ngayon, one time, nag-apply siya dun sa school kung saan siya gurmadi. Nang elementary. So, nag-apply. Tapos, nakuha siya. Problema, nilagay siya doon sa section na puro patapon. Tigas ang ulo, ang may reputasyon na sila sa pagiging gago, pero yung klase nila, klase na pinahawak sa kanya. And then later on, nagtataka siya. So every time na pumapasok siya, kung ano-anong pasabog yung mga ginagawa ng mga bata sa kanya. Meron dyan yung bigla-biglang umaapoy yung chok na ginagawa niya kasi sinaksakan nila ng pulbura sa loob. Ayan. So, na-figure out ni teacher, teka, parang may skill tong mga batang to ah. Inventive sila. Kumbaga, nakakagawa sila ng kung ano-ano out of something. And then, she discovered na yun yung pang-araw-araw nilang buhay. Yung isa, nagtatrabaho sa talyer. Yung isa, laging pinagluluto ng nanay niya, nag-aalaga ng mga anak niya. And it turns out, they're very good in physics. They're very good in chemistry. So, what happened? Yung last section na yun ang nag-represent, okay, ng school nila sa isang science fair. Imagine that. So, lahat tayo may capabilities. Okay? Lahat tayo may innate skills. May nag-message. Chair, ano po ulit title? Hitchkey. Wait lang, type ko. Hitchkey. Panoorin niyo to. Yan. Or in Hindu, ang Hitchkey ay silok, sinok. Maganda yun, panoorin yun. Kaso medyo nakakayak. Depende siguro sa perspective kasi syempre. Anyway, hindi. Nagro-root kasi ako dun sa teacher. Yan. A researcher, okay, you guys should be inventive or must be inventive. Researcher always have novel ideas or new ideas. Ano kayong new ideas ko? So in order for you to have a new idea, you should be curious, number one. Babalik tayo sa number one. You should be curious. If a method is not feasible, sinabi natin feasible, hindi naman siya pwedeng mangyari. Okay? Pag ang method nila ay hindi feasible or yung gagawin nilang step-by-step process ay hindi naman napaka-imposibleng mangyari, they have alternative procedures. Meron silang ibang way para magawa yun. To attain the objectives of the research. In that way, you become inventive. Di ba ganun kayo? Minsan? Parang halimbawa, isang example, nasira yung swelas ng sapatos nyo. Halimbawa lang. Di ba yung iba kung ano-anong pinagagawang pandikit? May classmate pa nga ako nun, ginawa niya pandikit yung kanin niya. Para lang hindi bumuka yung sapatos. Okay? Inventive yun. Cellphones. Kung ano-ano ginagawa. Dati, noon, nung keypad pa ang cellphone namin. Ewan ko kung nabutan nyo yung di-keypad na cellphone. Meron dyan yung tinalian na ng rubber band, gumana lang yung cellphone niya. Ano pa, sa mga bike ninyo, may mga bike ba kayo, boys? Di ba kung ano-anong mods yung ginagawa nyo or modification? Ibig sabihin, may skill kayo, okay? Meron kayong innate characteristic of becoming inventive. And that's good. Okay, that's a good characteristic. In that way, you apply your curiosity. You unlock your curiosity. Ah, baka pwedeng mangyari. Sa pagkain, kakakain ko lang, pero gutom na naman ako. Sa pagkain, kung ano-ano yung ginagawa, di ba? Ang Pinoy magaling mag-invent ng pagkain. Kasi yung palette natin, ibang klase eh. Yung sisig kung ano-anong version na meron ngayon, pinakpit kung ano-anong version. Yung pizza, nagagawa ng paraan. Oh, Sophia, ikaw,
Si Sophia may ano sila, may food business. 'Di ba? Kung ano yung patok sa customer, ginagawa ng paraan. Paano kaya masasatisfy yung panlasa ng mga customers natin para bumalik, pabalik-balik sila or tangkilikin nila yung business natin. Yung mga business owners, inventive yung mga yan. Okay, kasi they perform research too. Yung sabi ko nga nung nag-lecture tayo, essential ba ang research sa business? Yes, we deal with data too. So they have these characteristics too. You have this. I know you have this, guys. And later on, habang ginagawa niyo yung mga researches, marirealize niyo, oh nga, no, parang nagiging inventive tayo sa part na to ah. Nagiging effective na tayo, nagiging efficient na tayo ah. Diba? Nagiging practical na tayo ah. Okay? At maganda yon. Maganda yon kapag nare-realize nyo na natatrain na yun sa inyo. Okay? They always try to find unique or new ways to handle difficulties in solving problems. Just like in mathematics. Tuturo ni teacher yung concept. Tapos pag nakikita niya, hirap na ba kayo? Magtuturo yun ng shortcut. Okay. Why? They have to find unique ways to handle difficulties in solving problems. That's why we become inventive. Okay. And that's why it is an essential characteristic of a researcher in doing research because we are doing research to improve the quality of life. So if we eliminate difficulties in our life, that is the time we becomes inventive. Next, kunti lang to eh. Honest. Sabi natin kanina, you have to be efficient. Efficient is honesty, being honest also. Okay? Researchers display a high level of intellectual honesty. Pag sinabi natin intellectual honesty, hindi ka nangongopya. Okay? Hindi mo inaako yung statement. Kanina, nag-check ako ng essay. Siyempre, pag nag-check ako ng essay, kailangan kong tingnan kung nakopya ba sa Google, listed ba sa Google. And I'm so happy with my grade 8. Kasi yung thought nasa Google. But they tried their best to rephrase it. Okay? Intellectual honesty. They are not swayed to what is expected, but rather to what is true. Later on, although may mga hypothesis kayo or may gusto kayong outcome na palabasin sa research nyo, mga anak, kapag hindi lumabas after nyong i-compute or i-calculate, i-report natin yung na-discover natin. Okay? Ibigay natin yung data na na-compute natin. Kahit na malayo siya doon sa expected natin. Halimbawa, expectation nyo ay magagaling ang grade 8 sa algebra. Halimbawa lang. Tapos, tinest nyo yon. And it turns out, based from their scores, they are not good in algebra. So, ano mangyayari? Siyempre, malulubo ka kasi yung claim mo, grade 8 ay magaling sa algebra kasi hindi yun yung na-compute mo eh. Being honest is, you know, you present what is calculated. Okay? You have to be true regardless of the results of your investigation. Good researchers report accurately their findings in their report. So later on, you'll know why because you are going to calculate. You are going to learn about statistics and probability and how statistics and probability interpret the data that you have gathered. Ang tanong, magiging honest kaya kayo? Kasi, you know, we can lie with numbers. We can manipulate numbers. However, you have to be honest. Because if not, we are giving false information in our research. And if we are replicating or producing false information, marami din ang makakaalam ng kasinungalingan at hindi tama yun. So, kailangan tama, totoo yung ating ibinibigay sa kanila. Okay? O, tignan yung sarili nyo. Am I honest? Cost-effective. Ay, kanina, nasabi natin, practical. Okay? Cost-effective. Ito, pagiging kuripot din. Because of limited resources, successful researchers make it a point that these resources will not be wasted. Hindi nasasayang. Okay? May mga investigation. Yung isang experiment, discovery ng mga
previous batch, gumawa sila ng bag. Okay, out of banana pulp. Giniling nila yung banana stem, ginawa nilang papel, tsaka nila hinabi as bag. So, cost-effective siya kasi wala naman nasayang, nag-recycle pa sila. Okay? Ganun din, pwede kayo mag-recycle kung action research. Recycle niyo yung mga scratch paper as your survey form. To them, every single peso is important and must be utilized properly. Huwag tayong maging magastos, hindi yung trait ng isang researcher. Okay? Kailangan matipid. Kuripot ka ba? Okay, so those are the characteristics of a successful researcher. Okay? Kung meron pa dito ang hindi nyo pa feel na meron sa inyo yan, eh, huwag kayong mag-alala. Okay? Dahil madedevelop yan sa inyo. Ilang research pa ang pagdadaanan nyo, mga anak. Sabihin natin, isa ngayon, kasi may elective kayo. Sa ibang school, wala eh. Wala silang research elective. So, isa ngayon, grade 10. Isa sa senior high school, grade 11. Ay, dalawa pala. Practical tsaka pananaliksik. May Filipino din. Tapos, second year or grade 12, may dalawa ulit tsaka isang capstone. Depende sa strand ninyo. So, imagine sa high school days ninyo, ilang beses kayong gagawa ng research. So, dapat ma-develop na yung mga characteristics na to sa inyo by the end, okay, of your high school journey. Yan. Do you have questions for Teacher Shivi? Did you understand? Did you understand our lesson? Ayan na naman, hanggang yes na naman tayo. Sigurado kayo. Okay, may tanong ako, syempre. Hindi naman ako papayag na hanggang yes lang kayo. Dun sa isang lecture natin, yung naka-upload, nandun na ba kayo sa Google Classroom? Nandun na ba kayo? Yes. O, yes ang yes lang kailangan ko, ah. O, nandun na ba kayo sa Google Classroom? Or wala pa? O, dun na. Tiga nga, tignan ko nga. May sound lecture din eh. Wait lang. Arr! Sino yung isa? Ayan. If you're happy, press 1. Okay. Meron doon, diniscuss doon, yung isang presentation doon, yung mga benefits ng isang researcher. Okay, number 1. Benefits ng research sa inyo as a student. So, based from the characteristics na diniscuss natin. Ang sabi doon, ang mga estudyante daw nade-develop ang kanilang critical thinking skills kapag gumagawa sila ng research. Sinabi natin critical thinking skills, hindi ka nasasapatan doon sa information. Bagkos ay naghahanap ka pa ng iba pang sagot para mapatunayan mo na totoo yun. Bakit importante yun na ma-develop sa inyo for 10 points. Pahal nyo ah, yes kayo ng yes ah. O bakit kaya, bakit importante na ma-develop ang critical thinking skills sa inyo, mga anak? Why do you think so? That it is important to develop critical thinking skills based from those characteristics that we have discussed. Hello, grade 10. Ano? Yes, remove. Oh, bakit kaya? Ba't importante? Teacher, kasi po, importante na ano? Why is it important to develop critical thinking skills? Yes. Oh, very good. Analyze what? Like for example.
Okay, tama. To analyze everything. Actually, not just the topic, about everything that you encounter. Okay. Critical thinking is intercorrelated also of being rational. Kanina sabi natin, you have to be logical. You practice critical thinking when you are being logical. Hindi ka nasasapatan sa isang resources lang. Dapat marami. Kasi i-analyze mo, tama kaya itong sources na to. Ano kaya yung ginawa ni scientist number one or researcher number one na ginawa rin ni scientist number two? Kasi pareho naman sila ng study. San sila nagkaiba? That's critical thinking. You are not satisfied. Tama yung sinabi ni Safia. You are not just satisfied with one information. And sometimes, critical thinking skill is criticizing yourself too. Tama ba yung iniisip ko? Tama kaya yung idea ko? Diba? May mga instances na ganun sa inyo na magda-doubt ka dun sa idea mo and then magsesearch ka sa Google kung ano yung mga, kung tama ba talaga yung idea mo. May mga instances bang nangyayaring ganun sa inyo? Parang limbawa, yes, diba? Limbawa, gusto mo magluto ng buttered shrimp, for example. Eh, hindi ka sure dun sa proseso. Although may idea ka paano magluto. So, hindi ka sure. Ano pa kayang pwede kong gawin? And then you search. And then you ask why. Diba? That's critical thinking. Okay? It allows you to be logical, practical. Lahat na nung characteristics madedevelop dyan if you are being critical thinkers. And if you are not yet a critical thinker, you can develop that by just doing researches. Okay, just doing research alone is, you know, is very much beneficial to you as a student. Okay? Hindi sapat na nangungopya lang tayo ng sources. Kailangan tintignan natin tama ba yung resources na nakikita natin. Another one is organization. Ano ba ang organization? Yan natin. Ngayon, sinabing organization, kita ba? So, it's the ability to... Ayan, it's the ability to think right in a way that is focused, cohesive, and coherent. So, alam naman natin na ang research ay tungkol sa maraming pagsulat. Magsusulat kayo. Okay, sabi natin kanina, sa characteristics of a researcher, you develop your characteristic as a logical person. Okay? Matututo kayo magsulat, mga anak, ng maayos na papel, maayos na essay, may pagkakasunod-sunod, na intindihan, nauunawaan, at hindi lang basta sinulat ng basta-basta. Okay? Matututo kayo dun. Kaya, kapag magpapasa kayo sa akin ng essay, expect nyo, mga anak, na may mga red dudugo. Okay? I'll give you an example. This one's from grade 8. Ayan, may mga red marks na yan. Nag-check ako ng grammar, punctuation and all. Bakit? Or yung organization of thoughts. Kailangan i-check natin yan. Okay? Ang red marks ay good indicators. Why? Red marks means there is still an area to improve. Okay? And if it is given to you, pag sinasabi sa'yo, teka, parang kaya mo pang i-improve dito, matuwa kayo kapag may red marks yung notebooks ninyo. Ibig sabihin, tinutulungan kayo para ma-improve yung inyong paper. It doesn't mean that your paper is wrong, no. Be happy, okay, if your paper has a lot of red marks or dugo-dugo. Tawag ko din dugo-dugo. Kasi kami din naman nare-red marks kami sa mga lesson plans namin. And I feel good pag may red marks yung lesson plan. Ibig sabihin, may suggestion yung principal okay, sa akin dun sa strategy ko ng pagtuturo. And in that way, I learn too. So kayo din, may suggest, magkakaroon ng mga suggestion dun, compliment, okay, may mga very good job ako yung sulat dyan. Ibig sabihin, umu-okay na yung inyo way of write. And in that way, you can improve yourself. Next, bilisan natin. I only have 3 minutes. Self-discipline, you can develop that also in research. Self-discipline and perseverance.
Siyempre, hindi pwede ang ethics kapag gumagawa ng research. And of course, teamwork. You will learn to work with your classmates and groupmates. Tomorrow, meron ba tayong face-to-face tomorrow? Oh, okay. Tomorrow, guys, magkakaroon tayo ng write-ups o magsusulat kayo ng essays proving this question. Yan. I want you to screenshot this one. Kaso nakikita yung PES ko. Paki-screenshot. Mayabo? Wait lang. Diba? Palakihan natin. And... ito. Malinaw? Ayan, ayan. Mga anak, paki-screenshot. And then you can start looking for ideas to support your essays tomorrow. So tomorrow, I expect you to have your big notebook already. And you are going to finish your essays answering or completing the following statements. Okay, we have four statements there. Research is important to a student because, and research is important to a doctor, to an engineer, to an entrepreneur because you have to reason out. Okay, you can search from Google, but avoid lifting the exact words from Google. At least revise it or get another idea to support that facts that you can read online. Okay? You have questions for Teacher Shibi before I end our discussion? Boys, they have questions for me. Ba't ganun yung boses yun? May effects ba yan? O yan na talaga yun? Ang galing ha. Okay, if you don't have any more questions to me, my last question is, did you learn something? Yes, yes, okay. Naintindihan ba ang ating topic today? Kung naintindihan nyo ang topic, sabihin nyo, oo. Oh, wala. Hindi naintindihan. Okay, bago tayo mag-leave, mga anak, kindly open your camera. Tawa si Rohel. Rohelio, puro ding-ding na naman yan. Ah. Ikaw ba ay nagtitiktok ngayong araw? Paki-open, anak. May subject ba kayo after ko? Sa Cherbon? Ah, hindi. Busy pa siya. Wait lang. Oh. Picture tayo. Wait lang, sir. 2 minutes. Okay, ready. Open your cam, guys. Yan, puro kilay na naman yung. Ready? 1, 2. Okay. BBM. Ikaw ba? Nag-open cam. Madaya. Okay, guys. Pasok na kayo, Teacher Bon. Thank you so much for joining my class. I'll see you tomorrow. Please bring your big note. Bye! Wow, ano nga? Tumanga to. Yes, Ping! Bye! Yes, maturog tayo. Thank you.